The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Aming mukha ng pagmamahal ng Diyos sa atin mula ng Lunes po, no? From a love that is sacrificial, unconditional, pagmamahal na talagang ipaglalaban ka, you just have to be still. Lahat po yan ay pinag-aralan natin. Ngayon, ano po yung response natin kung ganun pala tayo kamahal ng Diyos? Well, ang response natin, mahalin natin siya pabalik. Tama po ba? In fact, sabi po rin po ng isang verse sa Bible, we love because He first loved us. Okay? So, left to ourselves po, kung tayo lang ang masusunod, hindi natin mamahalin ng Diyos. Okay? Mas mahal natin yung kamunduhan. Kaya si Ted, hindi mawawalan to ng trabaho kahit mag-isang daan taon na to eh. Kasi laging ang default talaga ng mga tao. Kasi nga, bakit ang daming greedy? Doon pa, nung nagkakilala kami ni Ted, yun ang aming topic. Pastor, ano ba itong ano? Wala bang katapusan to? Sabi ko kay Ted, wala. Hindi ka mawawala na i-re-report. Kasi ang mga tao, left to themselves, were sinful. Ang default natin, magnakaw sa gobyerno, maging greedy, magstay in power kahit di ka na kailangan, mangalunya, di ba? Yan ang default because we are sinful at birth, sabi nga po sa Biblia. Kaya nga po dumating ang Diyos, okay, ang si Jesus, upang tubusin tayo sa ating sinful nature. Kaya ang una pong binabago ng Diyos sa atin ay ang ating sinful state, yung spiritual. Ginagawa niya tayong buhay spiritually dahil patay po tayo lahat spiritually before natin nakilala ang Diyos. Kaya po ang Diyos, mamahalin lang niya tayo, ipapadama niya yung pagmamahal, and in response, hopefully, maintindihan natin kung gaano niya tayo kamahal, mamahalin natin siya pabalik. At ang dami naman pong benefits pag tayo nagmahal sa Diyos. Sabi sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Favorite verse po ito, lalo na pag narinig sa English ng karamihang Kristiyano, all things work together for good. Pag daw may mga bagay-bagay kang nararamdaman na experience, kinakaharap na parang seemingly ang pangit. Bakit nagka-cancer? Bakit may markers ng cancer sa result ng MRI? Bakit na wala ng ganito? Ba't nalugi negosyo? Pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ikay sumusunod, ikay may takot. And despite that, ang dami nangyayaring hindi ka aya-aya sa paningin ng iyong mata, alam mo na, Lord, alam ko kumikilos ka. Pag nagluto ka dyan, di ba, iba-ibang putahe, kunyari pinakbet, kung isa-isa mong kakainin yon, ang sama ng lasa nun, di ba? Yung okra, ngunguyain mo, o yung ampalaya, kakainin mo isa-isa yung mga gulay, ang sama ng lasa nun, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo yon, yung pait ng ampalaya, yung tamis ng kamote, di ba lahat ng gulay, at isang master chef ang nagluto, it will turn out to be a delicious food. Ganon din po ang Diyos. Lahat ng pait na dinadaanan mo ngayon, yung asim ng sitwasyon, yung maalat na buhay ngayon, okay, pagka po iniatang natin yan sa Diyos, dahil mahal natin siya, alam natin, Lord, dahil iniibig kita, alam ko na gumagawa ka para sa ikabubuti ko. All things work together for good. May isa ko pinagpe-pray ngayon, siya at Ted, mag-MRI siya sa April 25. Okay, sa isang ospital dito kasi mayroong cancer na nakita and hopefully hindi ganun kalala. Pero in faith siya. Dahil alam niya, Pastor, ako'y nananampalataya na ito ay pagsubok ng Diyos, pero alam ko may lalabas dito na ikabubuti ko. So ganun po ang pananaw ng taong nagmamahal sa Diyos. At tinawag niya ayon sa kanyang layunin. Kaya ikaw po na patuloy mo na you're making things happen. Patuloy kang nagpayaman, patuloy kang nag-stay in power, patuloy kang yung greediness, patuloy kang nag-discontent at outside sa pagmamahal ng Diyos, mag-ingat po tayo dahil hindi maganda ending yan. I've seen that over and over again. Ang mga taong nasa labas ng pagmamahal ng Diyos, hindi mo gugustuhin yung ending. Maaring yumamang ka hanggang mamatay ka, pero yung eternity na naghihintay sa'yo, hindi mo gugustuhin. Kapatid, may pag-asa pa para magbago. Bumalik sa kanyang pagmamahal, and then all things will eventually work for good. Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag, ayon sa Kanyang layunin. Manalangin tayo. Panginoon, talaga pong dito sa lupa, it requires faith. May mga pagkakataon, may mga delubyo, may bagyo kaming pinagdadaanan. Kung wala kaming pananampalataya, either masisi ka namin o talikuran ka namin. Pero Lord, alam ko na marami nakikinig ngayon na patuloy na kumakapit sa iyo.
despite sa kalagitnaan, Lord God, ng kanilang paghihirap, lumalaban ng patas dahil alam nila, I'd rather fight with you on my side, God, rather than fight on my own na wala ka sa aking side. Kaya Lord, tulungan niyo sila magkaroon ng enough strength to fight and hold on. Lord, yung mga nalilihis naman ng landas na patuloy na pinipili, yung mga nire-report ni Brad Tet at ni Chacha, patuloy na pinipilit magpayaman, magkamal, mandaya, mangurap. Lord, gulantangin mo ang kanilang puso na yung kayamanan nila hindi dadalin sa hukay. At the end of the day, Lord, isang kabaong lang ang paglalagyan nila. Hindi nila maiuwi yung pera nila. Lord, makita nila ang pananaw ng Diyos na mahal sila at binibigyan silang pagkakataong magbago. Sa pangalan ni Jesus. Amen.